Okay, today we're gonna ride the mountain bike. No road bike today, chill ride lang tayo. Pasyal, pasyal. Go around the neighbor. So today, nagligpit kami ng bahay. Inalis na namin yung mga Christmas and New Year's decoration. So, that's our agenda. At pinix ko tong bike na to. Na-stock na to ng 1 year almost. Pinakauna ko tong mountain bike bago ko nakuha si ano, Mungus. Wala na, si Mungus binabili na. Nabili ng 200 Sarap ng mountain bike. The suspension is crazy. Mga kaldag-kaldag. Yun lang talagang mabagal siya. Kaya dito lang tayo. Gilid-gilid lang tayo today. Nilagay ko na yung lumang speedometer ko dito. Para kahit paano, nag-training ako, I could see what I'm doing, my progression. Di dapat ako mag-record eh, pag-isipan ako mapag-record na. It's Sunday. Ah, sarap ng control ng MTB man. Ah, napakadaling control din ng ganitong bike. Tsaka na-tune up ko siya. Asarado na yan eh, yung Cullinan Park man. Doon ako nag-go-offroad eh. Nakakamiss Romampa. They closed that one. So dito na lang tayo sa mga neighbor. Okay naman yung gearing niya. Hindi na sumasabit. Smooth transition. May konting tunog lang. You could help hear that. But that's alright. Sabigo bagyo. Magte-terry harsh sana ako, baka mamayang afternoon. I'm gonna bring my road bike.
Ngayon, mountain bike muna tayo. Nakakamiss mag mountain bike. Ayo. Relax na relax ang position nyo dito. Napaka easy magbike. Nang mabagal lang talaga siya. Pero we're gonna go to the new neighbor. Siguro mga 1.5 hours tayo this mountain bike. Kasi napakabigat nito. Kaya I'm gonna get more workout on this. The heavier the bike, the better for the fitness in a short time. Longevity, of course, road bike. Kasi mabibilis ang road bike, malayo mararating mo. At matagal kang mapagod. Pero if you wanna exercise and short ride lang 30 minutes, buy a MTB. Talagang hihingaling ka kagad dito. Halon tayo sa lake. Go back. Hindi ko na siguro bibenta to. This on the marketplace for $100, but I'm not gonna sell it. Bili ko dito 250, that's like 4 years ago. I'm not gonna sell it, I'm gonna keep it so Kevin could use this one. The camera is clear. Naka 60 fps, usually pag 60 fps sa GoPro na to is blurry, unlike a conventional action cam that has 4k 60 fps. Yun talaga malilinaw yun. This is scaling down, nagiging 5k lang resolution lang siya, or 3k pagka naka 360. Tapos you're gonna reframe it. Yun, malinaw ang kuha doon. Ako po, may aso. Makabulin ako nito. Don't. Nangingatan mo, mga aso. Ayan, daming mga aso siya. Nang nahabo. Diretso tayo dito. Gonna go in that street. Lucky has. Tell me max speed ko. It's only like 14. That's pretty fast. It's not bad.
umi-stop. Recording. Yep. So this neighbor shortcut. It's really hard to switch from road bike to MTB. Although you want the comfort, the speed is not in there. It's not really there. And get you tired easier. But it's still fun, regardless. Talagang pag MTB, you need to effort more. Kasi nakapang off-road tire to, ibig sabihin, ang kapit niya sa daan ng sobrang higpit. Off-road. Boom. Ang ganda ng suspension. It's really neat. Let's go this way. Yun lang. I need to tune this more. Kumakabyos. Kumakabyos siya. It's not a big deal. I'll tune lang. Ganda ng suspension. Jesus.
Hello. Pilipino yun. May alaga ng manok na yun. And there's a banana tree over there. I'm 100% the one who live in there is Filipino. You hear that? Dami na rin Pinoy dito. Oh, we're back to my favorite place. But now we're gonna take different routes. The one that I don't enter with the mountain bike, we're gonna enter it. Oh, with the road bike, we're gonna enter it with the mountain bike. Ang ganda ng panahon. Malamig ang simoy ng hangin. Kalbo na ang mga puno. So yeah, why I didn't get a motorcycle, right? Why I bought the Pinarello bike? Well, we all have different liking. Road bike really hooked me up to do a cycling sport. So pagkao kasi, if I want it, if I like this sport or anything, I'm really trying to get it. I'm not forcing myself, but I'm really gonna try to get it until I get it. Monthly naman yun, hindi naman yung isang buhusan na in short utang. So yung motorbike, it could wait because I'm not seeing any purpose of it right now because I'm not really working outside. I'm just at home, buy selling, and then doing a service in some house to fix computer here and there. Ngayon, nagaan na rin lang mga bike tuning because I know how to fix bike now. I know how to assemble personally. I've learned in just a short period of time being an enthusiast of cycling. I've learned how to assemble. Ganun talaga, pag if you really like one thing, you gotta learn it. Kasi may iba dyan, ano lang, di ba? They just like things. They're gonna use this stuff. And they don't try to learn it, to fix. Those are just a temporary hobby for them. They don't wanna pursue learning it. On how to fix, how to assemble, things like that. Even just the basic stuff. Fixing brake, changing tire. Pag ayaw mo matutunan yun, eh, temporary hobby mo lang yan. You're not really putting a passion to one thing. You gotta learn one thing or two to call yourself an enthusiast. Oh shit, nagaan. Kumakabios. Well, gotta fix that. Chain skipping, man. I don't know what's give. Whatever. This is a freaking right-handed drive. Are we in Europe? Or Australia? Or Hong Kong? Japan? A right-handed drive seat. Damn, I rarely see one. Meron na rin pala dito na
Oh yeah, yung mga airline, maraming dito nun, puro nasa right-handed yung drive. Most yung sports car na Skyline. Why not motorcycle, right? Why not car, sports car? Because I could get a sports car in less than 10k. Why bike? Well, cycling become a passion kasi nga makes you healthier, and you can see physically you're improving. Could help you to fight stress. Kahit pagod ka nga eh, sabi ko, di ba, mag-cycling ka, nawawala pagod mo. Oh, pagod ka, dalag mo bike ka, pero iba yung pagod na stress sa pagod na dahil nag-exercise ka. Pagkaiba yun. I'm really slow right now. Mga tao ngayon nasa church, dead mall. Iba, they're resting kasi puro trabaho dito mga tao. Work, work, work. Sunday yung pahinga. Aray ko po, balik tayo, hindi tayo dito. I have lost my way. Kada pedal mo dito, nagbabounce ako yun. The suspension crazy, man. It's too smooth. And the saddle is big. Ang kasakit sa itsa po it. I think if I'm gonna go hardcore, ride lang, I can go 3 hours straight with this bike. It's too comfortable. Lang stress sa ano may. Sa butt mo eh. My god. Nang sasakyan-sakyan. It's too freaking... I own the road, man. This is rarely. Nang pasok school yan eh. Sa middle school. So, magbike ng umaga.
really refreshing. Malamig, maaraw, tapos walang sasakyan masyado. During the weekend, okay? But during the weekdays, there's too many cars at this time kasi school zone to eh. Tayo dito sa park. Is a water park. Mamaya punong-puno ng tao to. And there's a pool over there. Alright. Man, what a waste of energy. They leave the ceiling fan open. Then this one is the den. This is just a cul-de-sac with the residential houses. Kind of like this spot. If you want to buy a house, ganito man. This is a nice spot. Mga police mga nakatira din eh. Yeah, riding a bike right now is so relaxing. There's like two houses in there that owned by a sheriff, mga police. Kaya safe ka dito eh. Maraming mga residential dito na ano, cops. Mayari. You're gonna see yung pastil. Sheriff, no trespass na kalagay. Well, I can trespass their sidewalk. That is all. That's a government property. Everyone can go on that way. Ito, yun yung pool nila. Ikot tayo din eh. Ayan ba. Pag ito dala kong mountain bike, relax lang. Ganito lang. Pag road bike kasi, naka-ano kay aggressive position. Talaga hindi mo pwedeng gawin yung mga ganitong relax. Naka-stand up position ka. Banat-banat yung arm mo. Mamaya, I'm gonna go outside. It's either I'll go in Terry Hershey or I'll go somewhere else. Masyal-pasyal. Gala-gala. Kahapon birthday ng pamangin ko si Junay, anak ni Ate Kat. Kumain kami dun sa buffet. It's a Chinese-Korean restaurant. Eat all you can siya. Sarap. The military hammer truck. We've seen this before. Sundali na ate right yan. Ex-military. Nakalagay yun, nakapaskill. Veteran talaga yun. Okay. The truck. Tinapos na namin yung mga kalat sa bahay para makamove na kami ng maluwag. So, abang dami naming decoration sa loob at labas. Bali yung Christmas tree na lang. Bilis na nagdaan ng Pasko at New Year. Time flies, really. Ang hirap magbitaw ng kamay. I can't. It's hard.
hindi stable. It's not stable. I need to fix the suspension. Okay. Masaya the break sa harapan. Dapat pala nag-stretchable na pants ako, hirap na hirap akong sumakay. Cherish you. Buto nun na yun. Ay, ah.
Kailangan pang tune up to. I'm hearing a sound in the front. I think I need to loop the fork. Cherish you. Hirap na walang music. So iglalagay ako, naka-copyright eh. Tayo dito sa likuran namin. We haven't tried going here. I did, but with the road bike. Cherish you for the rest of my life. Next time sa medical center tayo. And then downtown ulit. Highway run. Bike in there. Pasukin natin yung neighbor sa likuran namin. Yung lagi kong dinadraw. Napasok ko pa lang ito isang beses. Hindi ko na video. It's another lake. That's a big one. That's a reservoir. That's not ordinary lake. That's for flood control.
Yung nakikita mong mga lake sa gitna ng mga neighbor namin, those are man-made lake. Eto, it's been here ever since. It's natural and they, how you call that? They renovated it for flood control. Kasi nga, binaha kami dito, di ba? Kaya, they kept on building an artificial and then improving the real one. The authentic one. flood control system namin dito. Para hindi kami bahain na. Grabe yung bagyo dito. Pag tinamaan kami. That's happening like every other 10 years. Yung hurricane na ganun kalakas. Hindi yearly. Sana nga wag na aming tamaan ulit. Ang hirap pag ganun. Yung hangin talaga, nakikita mo, grabe. I don't know if I'm gonna ride a bike during that hurricane. I'm gonna freaking fly, man. It's gonna get me, man. It's gonna blow me away. Hardcore. Sarap mag-ride ng ganitong oras. Ingay ng gulong ni Peñarelo, bulahabog yun pag ginamit ko. Well, that's good because every time I'm in a park, even I ring my bell, those people that doing jogging, walking, they couldn't hear me sometimes. With that, I don't know, pag di pa nila ako narinig. Okay, we're here, this neighbor. Ito sa likuran namin ito mismo, yung mga bahay na ito. Lalaki ng bahay dito. It's like, it's modern. Ibutin natin. Sana lagyan nila ng bike path yung lake na paikot in the future. Ayan, laki ng lake yun. That's a man-made one. Yung kanina dinaan natin, that's not man-made. It's been there ever since. Dati kasi yung natural lake na yun, walang mga reservoir, walang mga daungan ng tubig, kaya hindi pa developed. Kaya binaha kami ngayon, ginagamit na nila yun. Ito yung neighbor na din-drone ko. It's on my video. Na droning sa Facebook and YouTube. Ito yung sa likod. Ganda din ang bahay. Gaganda ng mga landscape nila. Ganyan yung sa amin noon, nung bago. Ganito kaaliwalas. Naglaki yan yung puno, tapos na luma na yung mga daanan. Kaya parang oldie na siya.
ganito kaaliwalas ang araw sa amin. Ngayon kung ganito, yung neighbor namin is one of the oldest neighbor in this place. Brand new yun nung binili namin. Ayun, hindi ko lang namin. Ito na, harapan. Yan yung bahay na yan. Ayun yung second floor ng katabi namin. Ito, ito. Ayan, likuran na namin yan. That's our back area. Hi. I'm just happy to be here. Ayan yung kanta. I'm just happy to be here. Ito yung bahay na sinong ko yung may truck. That has the brown one. Papawisan na ako. Okay lang, mayroon tayo. 9 pa lang. Ah, let's see this. Okay. Let me go on that back. It's a trail. Where is this going? Yan, a neighbor na namin yan. That's our back neighbor. Yan, sa amin. That, diretso na to. That's ours. Ah, it's going straight over there. Okay, dito na tayo. Balik na tayo. Ikot tayo pa ganoon, all the way. This one is natural lake too. Basta mga ganito kalalaki, it's natural. Pinapaganda na lang nila. Ito hindi pa develop, wala pa rin reservoir, wala pa rin mga daloy ng tubig. They need to fix this. Sa ilalim siguro meron yan. Ano. Usually makikita mo sa gilid yung ilalim sa baba niya. Kinokonek sa ibang lake. Para magkaroon ng flood control system. Yung sa gitna na yun. Let's go there. This is going all around. Oh shit. This is a nice bike path. Does it go in the middle? Let's see. Ang kabila ang lake. Ito hindi na drone ko. I'm just happy to be here. Ah, nah, it's not going down, but it's going all the way to the back. It's pretty nice. Ay, sinasabi ko, yan, ito pala, connected. Yan, sa ilalim, pupunta doon sa kabilang ng lake. This is gonna go all the way over there. Ganda. Damn, I didn't know about this bike path. This is my first time in here. Let's go there. Nawalang ahas. See that? Ganda. Let's take a picture.
maganda, no? Nakita nyo to. Alright. Doon ako nagbabike lagi. Paikot, diba? Yun yung sinasabi ko. Kailangan magkaroon sila ng bike path sa likod na itong mga bahay na to. Paikot dito. So I'm just gonna go in there and training every day. I don't need to go in George Bush or Terry Hershey. Too much. Ang laki niya, no? Look at the surrounding. Yung radius niya. It's enough for me to do my exercise. Circle lang tayo. Just pray for me na walang crocodile. Let's go. Woo! Nalaglipat. Ganda dito, no? Pwede tayo tumawid doon, kaso baka mo lalim yung nasa gitna na yun eh. Hirap na. Oops. Thank you.
hirap nun ha. Pataas. Ah, it's not going all the way there. Not yet, it's not built. Now we're back to neighbor. Whew. So that's that. I'm waiting for that to get built. Yung bike trail dyan sa likuran. I'm sure someone proposed that already and submitted to the city. They're gonna build it. Kasi maraming nagsa-cycling dito. There's a way. Every people say. Maybe you don't know. For a mountain bike, 10 miles. That's plenty enough. Like all 20 kilometers make it. If I ain't got you, baby, you don't know what it's like. Maga ng ano, putek, di ko isasabak si Sir Bell. Any of my road bike. Never. Kaya ito lang sa mga mountain bike. So I'm not gonna sell this. I'm gonna make cabin use this.
The wind drive crazy. Calories 489. Yung palang na-burn ko. Mahina. Sa road bike, mga nasa ano na ako niyan, 700. At the same. The same duration. Okay. If I ain't got you, baby, ain't got you, baby. You don't know what it's like. You don't know what it's like. Love somebody. Love somebody. I love you.
Sitting kind of night. May mga nagsa-cycling na rin. He's riding a road bike. Coming through, your left. I got you. In my life, I can see what I am. Filipino. So may mga banana karamihan. It's either Viet, Thai, or Filipino, but I'm sure Filipino. I do. Ang oras na ba? Couldn't see the time. Walang timer tayo. Mayroon timer, hindi naka-set up. Sila Jean. Nasayad ang aking brakes sa front. So, luluwagan ko ng konti. Side. Yes, on the front. Ito mga man-made lake yan. Sa mga ganyan, ayun, ito mo. Malalaki, hindi man-made yun. Yung mga man-made, yan yung mga lupa na ginagamit nila sa foundation ng mga bahay na binibuild nila dito. Diyan na sila kumukuha. Pangpataas ng elevation. Nagtatrabaho surveying. Yun yung mga sinasabi ng mga architect tsaka ng engineer. Na yung mga lakes, pag man-made, they taking all the soil and that's what they use for the foundation. Hindi na bumibili yung mga builders. Man-made, natural. Kasi malalaking ganyan. Uy, 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 uy. Mga kanal dito yan sa ilalim for the flood system. Your left, sir. Miles lang tayo. Then I'm gonna take a break and then ride a road bike. Probably I'm going to Hershey this afternoon. But we'll see. Ito yun. Doon dahil paikot. Ganda nito pagka nagdire-diretso yung bike path na to. Sarap magbike. Silipin natin yung likod.
Ayan, no galing sa gitna dun. I went on the back over there. Ayan. Yeah, they need to build a bike path in there. Okay, dali. Tainga muna tayo. Gotta take a break. Is it wet? No. Okay, stop muna natin. I'll record. Oh, nauwawa ka. Paubos na. We're heading back. Let's go. Hirap ng pantalon na to. Kailangan itagilid kayo man. That CCTV have AI.
Nakalimutan ko lagay speaker dito. Next time, I'm just gonna bring music pagka naka-mountain bike. Riding mountain bike is too chill. Para ka lang namamasyal talaga eh. So much better. Be aware of snakes and alligator. Do not feed or disturb. Annoying naman yung brake sa kasayad. I need to adjust it. The front brake. Jesus, annoying ass. Laki dun.
siguro magta 20 miles tayo. Na 40 na tayo. Hindi ako napapagod. I'm not even freaking deep breathing. Man, MTB is too chill. Man, I miss Mongus. Mongus in Pase, man. Wonder how that bike doing now. Lagong alaga ako yun. Now this is my new pet. The only MTB we have. Mayroon kami dalawang bike na granny bike. The classic one is for mom and dad. But mom barely use her. Bibili ko siya ng assistance na wheel sa dalawang gilid. Kasi nga, ang tagal niya hindi nagbabike. Mamaya madisgrasya pag nagbike ulit. So, bili ko siya ng inalagay sa drawing gilid, yung parang mga trainer. Lagay ko doon sa isang granny bike. Ang gusto na mag-exercise, pasyal-pasyal. Sama ko sila sa trip ko. There was a light, certain kind of light. Oh, pag music nga. Lakas itong mount eh. Ginagamit ko sa bike computer. Baka matanggal eh. Inano ko lang to. Ginawan ko lang ng DIY na bike mount computer. Ayun, nakasip tayo lang siya. Saka kahit paano meron siyang, you know, you can see your progression. Ganda ng kotse. It's a nice customized car. Is it cul-de-sac? Oh yeah. It is cul-de-sac. Kala ko mahihirapan akong mag-adjust kasi mabigat tong bike na to eh. This is like 20 pounds. And the road bike I have is like freaking, no, 20 pounds.
It's like freaking 20 kg, kilograms. The road bike I have is 7 and 10. Si Cerebello R3 is 7.8. Si Rainy Sands is 10. Si Piñarello, mga nasa 6 yun darating. Sobrang gaang. 6, almost 7. Mga 6.8, 6.9. We'll see. Pinili ko talaga yung mga jeep na group set na you can buy for your money na magaang. Ito, this is one of the oldest neighbor here. Nauna to sa amin. Mas nauna to. This look nice, right? Lalaki na ng puno. Pero yung bago to, parang ganun yung mga pinupuntahan ko. Napaka-aliwalas na to. It take like 10 years for all these trees to grow. Mga ganyan. Mamaya America. May package. Daanan ko. Lalaki na ng puno dito, no? Hello. Bata na ang ite. Nagpa-bike din siya. Pasya lang tayo. Jogging trail, close from dusk till dawn. Ano tayo sa jogging trail? Diretsuhin natin itong jogging trail. Going to the highway. Daan na muna natin. Naku po. Ay. From the dust till down. Mm-hmm.
Kukunin ko na yung lisensya ng motor ko. I'm gonna get a motorbike license and then start saving. Bili lang ako siguro ng mumurahin dito para lang hindi ko makalimutan yung ano ba pagdadrive ng motorbike. Bili siguro ng mga 600cc na second hand. 400 or 600cc na ano na siya, 4 inline second hand. Hanap tayo. 1k lang meron eh. 1k to 2k. Yung good condition pa na pwedeng magamit. Tomgo na ako. Gutom na ako. Ito na tayo. Yung mga nagliligpitan na sila ng mga Christmas decoration. Madaling maglagay eh. Ang hirap magligpit. I don't know. It's crazy. Kasi pag naglalagay ka, enjoy ka eh. Ano ka, you're happy. You're decorating. Pagtanggal, parang nakakatamad. Parang hindi man lang ako napapagod. Ano ba ito? 20 miles na tayo. Takbong pogi lang tayo eh. Daw nagmamabilis. Tsaka relax talaga yung positioning. Ibang iba. Pagka beginner kayo, magbabike kayo, huwag kayong bibili ng may drop bar. Not unless na gusto nyo talagang patutukan mag road bike, yeah, get one. Pero kung gusto nyo lang relax, exercise, light exercise, get a mountain bike. Or yung mga hybrid na may flat bar. Para na rin siyang road bike, pero flat bar siya. Hindi bagay na gear ka tapos naka mountain bike. Tatalo ka lang dito. Simpleng long sleeve. Tapos yung helmet mo hindi ganito dapat. Pang road bike yung helmet. Sino ba may pang? Who cares? Just ride and dress whatever you want. Dress whatever the fucking you want. No one give a shit.
Ito, tinamaan ng kidlat. Look at that. Kalbo yung tuktok ko. Tinamaan ng kidlat. Or kinat. Dati we used to go there. Naligo kami dyan. Water park yan. It's open every summer. Please clean up. Kinat nila. Kasi nga tumatama sa power line. Lalaki yan eh, yeah. They built this wrong, man. They need to move the power pole. Tatama yung puno, man. We're back. Okay na, 17 miles. I'm really hungry. Di pa ako makain. I mean, kumain na pala ako. Pizza at soda. Coke and pizza. It's a good exercise. Then mamaya naman, pag sinipag. Tsaka mainit na rin eh. I mean, hindi mainit, malamig, pero yung araw, tutok na tutok sa'yo. Home sweet home. Hey, wait.